Hello, welcome to Water Sign Philippines. So ito po ang ating general love reading for Water Sign. Cancer, Scorpio, Pisces, take only what resonate, guys. Bale, hindi ito magre-resonate sa lahat. So kunin nyo lang yung mga messages na magre-resonate para sa inyo. Kung cross-watcher ka, pwede maging ikaw ito at hindi si Water Sign. So bahala ka na ang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang roles dito depende sa nangyayari sa'yo. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, pahit na lang po ng subscribe button, notification bell. At para sa ibang channels natin, nandiyan na lang sa description box, pahit na lang po ng description box below para makita yung mga details para dyan. And also, kung gusto mo personal reading, Jing Tarot Reader, paka-search na lang po sa Facebook. So, let's start your reading, Water Sign, pagdating sa pag-ibig. Ano meron sa Water Sign? Okay, we do have here the Passion and the Talking. You are talking with the person na who is very in love with you. Gustong-gusto ka nitong person ito. Napakatalino ng tingin niya sa'yo. The more na nag-uusap kayo, the more na na-appreciate ka niya, the more na nakikita niya yung mga kagandahan sa'yo, the more na there's a soulmate energy here. This could be a person from the past or maybe in your past life, meron kayong connection nitong person na ito. Nag-uusap na kayo nitong person na ito na doon na yung pagmamahalan, chemistry, and this person, you equally like each other. Gusto mo rin siya. Nakikita natin yung pagkagusto mo dito sa person na ito. Hindi siya makikipag-communicate sa'yo, hindi siya mag-aaksaya ng oras kung hindi kanya gusto. So, the more na nagkakaroon ng pagkakausap sa inyo, the more na mas nagugustuhan kanya. Okay, tell me more. Tell me more for Water Sign. For some of you with a case on a ring, you do have options. Meron ka mga options or maybe hindi mo pa completely kinuklose ang sarili mo dito sa person na ito. I feel like natatakot, maybe natatakot ka because maaaring you feel like ang intention sa'yo is just one night stand or ang sarili katawan mo lang. Maybe you feel like this person may string sa inyong dalawa but you know your value with the butterfly. Parang hinahayaan mo lang siya with the chaser na maghabol sa'yo or gumawa ng actions at ipakita na deserve niya ang isang ikaw or ang pagmamahal mo. We do have here the butterfly. Yung iba sa inyo, you're being so immature for now. Pero immature pagdating sa love because for some of you, hindi ka pa naman talaga totally ready pagdating sa pagmamahal nitong taong to. And although you like this person so much, we do have here not today. There are times na iniiwasan mo siya or umiiwas ka sa kanya. Hindi ka completely nagiging open. Why? Because with the mask, maaaring ikaw ay nagtatago. Maaaring ikaw ay hindi nagiging open. Maybe for some of you, nasaktan ka nitong person nito or may mga news na nalaman ka na nakakapagpasakit sa'yo. Pwedeng walang kinalaman sa kanya. And this is one of the reason kung bakit hindi mo masyadong dinideal or nakikipag-deal itong person nito or hindi mo muna hinaharap ngayon yung sakit na nararamdaman mo. Or yung iba sa inyo, literal na umiiwas ka sa person nito because, yeah, umiiwas sa pakikipag-usap, pakikipag-communicate because we do have the axe. Maybe there's separation na nangyayari sa inyong dalawa. Or maybe, literal na yung iba sa inyo ay kakatapos pa lang ng breakup or you would like to stop the pattern. Parang ayaw mo na muna. Or maybe I feel like for some of you, nandito ka pa sa stage ng healing. We do have your healing heart. Inaayos mo pa ang sarili mo. Maybe tinatry mo munang alisin ang focus mo pagdating sa love or pagdating sa iyong twin flame. Kasi for some of you, you're still distracted. May pag-block na nararamdaman or kinokontrol mo pa rin ang sarili mo. Because for some of you, meron kang hinihintay na communication or connection and love coming from the person that you are waiting. Meron kang taong hinihintay. Maybe this is not the person you're waiting or you're looking for. And meron ka pang person dito na yung iba sa inyo may kakonect ka pa. And my soulmate or twin flame connections doon. But, yeah. Yung iba sa inyo, that could be an ex na pwedeng sinaktan ka. And for some of you, nag-expect ka pa na bumalik siya. Okay, so take only what resonates. You do have options. So may options ka, hindi lang itong person na ito. I feel like this is a new person, a past person, may soulmate energy. And yeah, we do have your soulmate. I told you, there's soulmate energy here between you and this person. Pero ikaw ay nag-undergo pa ngayon ng phoenix or like transformation sa buhay mo. We do have her girl talk. I feel like, ayan,
nagkakaroon tayo ng pag-evolve ng connection, but you're not being honest pa rin regarding doon. So, maaaring nagkakaroon ng pag-uusap, connection, communication sa inyong dalawa. Pag-uusap via video call, via cellphone, via pag-uusap ng malayuan, long distance connections. And for what I can see here, I feel like meron kayong mga napag-usapan na agreement or pinagkasunduan or pag-uusap na na parang I feel like nag-expect na itong person na ito because of that pag-uusap. And I feel like things are going to change kasi meron siya or ikaw na malalaman dito na magiging dahilan kung bakit magkakaroon ng paglayo dito with the runner. Kasi magkakos ito ng kalungkutan sa kung sino man itong makakaroon or makakarinig ng balitang hindi maganda regarding dito sa person na ito. I feel, yung iba sa inyo, that is you, naiiwas ka sa kanya kasi may mga malalaman ka sa kanya. Or siya ito, naiiwas sa'yo kasi may mga malalaman siya sa'yo. Maaring merong hindi tumupad sa usapan dito. And that would lead into this person walking away from this connection dahil dito sa mga malalaman na ito. And, tell me more for water sign. Okay, someone here is not going to give up the connection. Nakikita natin with the chaser, twin flames, and love call. You could be dealing with the twin flame for some of you. Nakikita natin na someone here is going to reach out. Hindi papayag na aalis or lalayo itong person na ito. Nakikita natin na iwa-work out pa rin ito. Kasi with the cassette, gusto niyang matapos yung paulit-ulit na nangyayari sa inyo. Like, maaaring, especially if this is you na lumalayo, umiiwas, yung person mo, gagawa siya ng paraan, gusto niya matapos yung pag-iwas na ginagawa mo. Because your person, hindi kanya kayang alisin sa isip niya. And yun yung gusto pa niyang matapos. Gusto niyang tapusin yung maalis ka sa isip niya. Kasi ang hirap ng isip sa'yo na hindi niya alam kung anong gagawin niya. This person is overthinking. For some of you with the girl with the snake and the palm tree, mas nakikita natin na meron isa sa maybe family mo or friends mo na humihiling ng hindi maganda sa'yo pagdating sa career kasi naiinggit itong mga taong to. Be careful with these people with the mask. Masyado silang malihim, masyado silang matago, hindi maganda yung sinasabi nila pagdating sa'yo, pagdating sa ibang tao. With the mask, itong person na to ay naiinggit, punong-puno ng kainggitan. Kasi with the butterfly, you are brightly shining here. You are being the butterfly. Alam mo, laki na pinagbago mo eh. From being the caterpillar in the past. Yung parang maybe masyado kang nabubuli in the past because yung looks mo or whatsoever. Pero laki na kasi ng pinagbago mo with the butterfly. At ito yung isa pa sa kinaiinggit na itong mga taong ito. Yeah, especially nandito sa ilalim ng ating deck ang lightning. So lightning is all about transformation, changes. And we do have the sword and rose. Yeah, some kind of clarity, truth ang malalaman in the near future na magdudulot nitong separation or pagkakalayo or pag-iwas, pagtapos ng connection na ito. But there is this love here and the photograph. So I feel like although nandun yung pag-iwas, paglayo, pagtapos ng connection in the near future, nandun pa rin yung emotions. Hindi ko nakikitang matatapos agad-agad ito. So that's it for now. Thank you for watching. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel. Unicorn Princess Tarot, Madam P TV, Virgo Philippines, Dapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs. I love you all. Thank you for watching and bye-bye.